Unang step na gagawin natin, mga ka-ideas, paglilinis ng ating paglalagyan ng Powerflex waterproofing gamit yung Pioneer na brand dito sa slab na to. Ang pinakaunang step natin, maglilinis tayo gamit yung tubig. Pwede kayong gumamit ng ballistic tape o kaya brush, pwede rin. Ang pagwa-waterproofing, mga ka-ideas, ginagawa po yan hindi lang sa slab kundi sa ibang parte ng bahay. Isang halimbawa na lang po, sa firewall, ginagamit din po yan para yung tubig ay hindi po tatagos sa ating wall. O kaya naman dito sa ating roof deck o slab sa taas, ginagamit din po natin ito para hindi po tumagos yung tubig kapag umuulan. At before tayo magpatong ng tiles, ginagamit po natin yung waterproofing para kahit may tiles, kung mayroong mang mag-leak na tubig, hindi po yun tatagos dito sa ating slab. Pioneer Pro Water Tile Power Flex. Ito po ang brand na gagamitin natin ngayon. Ginagamit po ito pati sa canopy, sa floor tiles, sa bathroom before installation ng tiles at iba pang parte ng bahay natin. So ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung paano natin gagamitin, paano yung pagtimpla, paano yung proseso para dito sa paggagawahan natin. Bakit nga ba, mga ka-ideas, natin nililinis yung ating paglalagyan? Una, kailangan nating alisin, mga ka-ideas, yung mga alikabok, mga semento na powdered at mga dumi na sa gabal para kumapit ng gusto yung ating waterproofing. Lalong-lalo na po sa mga lumang slab na, kung sakaling luma na, baka kailangan nyo na rin gumamit ng steel brush para malinis talaga ng gusto, lalo na kapag merong mga lumot at iba pang mga nakakapit. Sa mga ka-ideas natin, marami pong nagtatanong. Nagtatanong po sila kung paano kapag merong ang slab nila, kung paano ko yung slab po ninyo ay may pintura. Ano po yung dapat gawin? Kailangan po ninyong alisin yung pintura. Hindi po kakapit yung ating waterproofing dito kapag hindi po naalis yung pintura. May naman, paano kapag asphalto yung nakalagay dito sa ating slab, kailangan nyo rin pong alisin yung asphalto. Kapag tiles naman at nagli-leak pa rin, kailangan po ninyong alisin yung tiles bago po kayo maglagay ng waterproofing. Kasi hindi po kakapit yung waterproofing dito sa isang tiles. Kaya maganda po talaga na mag-apply muna ng waterproofing bago po maglagay ng tiles dito, kung sakaling gusto nyong maglagay ng tiles. Bago po natin lagyan ng mix itong ating watertight power flex na Pioneer, kailangan po natin haluin mabuti para maging balance po. Gano'ng karaming semento ang ihahalo natin dito, mga ka-ideas? Gagamit po tayo ng 4 kilo ng semento. Hinahaluan po natin to ng semento. I-mix po natin dito. Ito po yung sementong gagamitin natin. Kailangan po ang brand po natin ay Portland. Yung Portland na brand ng semento natin ay nakaayon dito sa gagamitin natin. Talagang para dito yan. Ito po yung 4 kilo natin na semento, 4 liters naman para dito. Sa pagmimix, mga ka-ideas, hindi po pwedeng ihalo natin dito kasi magkakaroon ng pamumuo kapag masyadong mabilis yung paglalagay. Kailangan po natin haluin ito dahan-dahan sa isang malaking lalagyan. So itatransfer natin to sa isang timba. Pagkatapos po natin ilagay sa isang balde, ilagay lahat. Konti-konti po natin ilalagay yung semento rito. Hindi po natin bibiglain para hindi po mamuo. Kasi pangit po yun kapag ating ipinahid ay may mga buo-buo. Konti-konti lang. Tapos habang binubod-bod, may naghahalo. Para hindi po mamuo. Ang magandang gamitin dito, mga ka-ideas, kung meron kayong mixer para sa ganito, mas maganda. Ang kagandahan nito, mga ka-ideas, ng paggamit ng ganitong uri ng waterproofing, pwede po ninyong patungan ng pintura ito. Pwede pong patungan ng pintura kapag natuyo na itong power flex natin. Pwede rin patungan ng tiles at iba pa. Thank you.
Okay, sisimulan na po natin mga ka-ideas yung paglalagay ng ating waterproofing dito. Ano yung unang procedure na gagawin natin? So una, kailangan po natin na mapanatili yung ating paglalagyan na hindi tuyo. Dapat medyo basa pa siya. Medyo basa. Pagkatapos, gagamit kayo ng brush o kaya naman roller brush. Pwede kayong pumili sa dalawang yon, depende sa sitwasyon. Ang brush mga ka-ideas, magandang gamitin ito sa mga part na rough yung paglalagyan ninyo. Mas madali kasing maipasok yung waterproofing natin sa mga rough na surface. Yan. Pangalawa, yung paggamit ng roller brush. Pwede rin po yun sa rough, pero mas magandang gamitin yun sa mga makikinis na paglalagyan ninyo. Paano yung tamang pagpahid ng ating brush or roller brush dito sa pinaglalagyan natin? Kapag ang pahid po ninyo ay vertical, dapat ang kasunod nun mamaya kapag napatuyo natin ay horizontal. Horizontal naman po yung susunod pagkatapos ng vertical. So kung yung line natin is paganito, lahat po ng pagpahid ay paganito. Hindi po natin igaganito, kundi ganito po lahat. Ito pong Pioneer Pro natin, watertight. Ginagamit po natin ito sa mga part na may malalaking cracks o kaya naman dun sa mga parte na tumatagas yung tubig natin. At kahit po may tumutulong o tumatagas na tubig doon, pwede po ninyong gamitin ito para matapalan yun kahit may tumutulong tubig nang hindi po nawawasak o nasisira yung inilagay po ninyo. Tulad ng makikita nyo dyan sa picture. Ang kagandahan pa sa paggamit nito mga ideas, meron silang sachet na Pioneer Pro watertight. Yan, 200 gram. Kung sakaling maliit lang naman po yung inyong tatapalan, hindi naman ganun kaluwangan, makakabili po kayo ng ganito para doon. Gaano katagal ang palilipasin natin bago maglagay ng second coating mga ka-ideas? 2 to 3 hours po before matuyo o bago po natin ulit patungan ng second coating. Malalaman po natin na tuyo na itong first coating natin kapag nagbago na ito ng kulay. Makikita nyo po mamaya kung ano yung kulay nito kapag natuyo na. Kaya ang kagandahan po sa paggamit ng brand na to, Pioneer Waterproofing Power Flex, hindi siya kamahalan at budget friendly. Sa mga gustong makatipid sa pagwa-waterproofing, isa po ito sa pinakamagandang brand na mabibili po ninyo. Sa mga gustong malaman kung ano yung presyo nito, makikita po ninyo yung price dito sa description sa baba ng video at kanilang mga produkto. So mula yan, lahat po ang natapos natin ay isang baldi po na 4 liters ng waterproofing. Ang gagawin natin ngayon, magtitimpla pa tayo ng isa pa. Ayan o. So bubuksan natin para magtimpla ulit. So yun na po yung first coating natin mga ka-ideas. 2 to 3 hours po yung antayin natin. At ang kulay niya kapag natuyo na is nagiging dark gray yung ating waterproofing. So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay maglalagay na ng second coating. Kung anong proseso kanina, same lang, pero yung stroke ng ating pagpahid ay mababago. Kanina pag ganito, ngayon naman pag ganito. Yan, isang line lang tayo. So sisimulan natin dito, papunta rito. So samahan nyo po kami na maglagay ng second coating. Dito kasi mga ideas, maglalagay tayo ng second coating or third coating. Depende po yan sa situation sa trabaho. Kapag second coating po ay okay na, makapal na po, o maganda na yung kinalabasan para dito sa waterproofing natin, okay na po yung second coating natin. Pwede na yan. So ayun na mga ka-ideas, natapos na po nating pahidan ng second coating dito sa ating slab. At kung papansinin ninyo, kapag napatungan po natin ng pangalawang coating, kapag natuyo po ito, magiging kulay dark gray tulad ng nakikita ninyo dito sa ating slab. Yan po. Ganun po yung proseso mga ka-ideas. Sa lahat po ng gagawin ninyo, kailangan po, tama mga ka-ideas, dapat linising mabuti bago po magsimula. Gamit po kayo ng tubig para malinis yon. Pangalawa, yung first coating natin. Kung paano yung stroke po ninyo, kung vertical yung umpisang stroke ninyo sa first coating, dapat lahat po yun vertical. Tapos, sa second coating, magpatuyo muna kayo ng 2 to 3 hours bago tayo magpatong ng second coating para matuyo. Pagkatapos, horizontal naman po yung ating stroke sa second coating
Yan, dapat pare-parehas po yan. Tapos patutuyuin po ninyo ng mga ilang araw para talagang mag-cured itong ating waterproofing. Yan, gamit po yung Pioneer waterproofing. So dito na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay nakatulong sa inyo. At sa mga interested po dun sa ating ginamit na product, yung Pioneer brand, nasa description po sa baba yung buong detalye sa mga interested po na makatipid ng mga ka-ideas natin. FB page, Lazada at iba pa, nasa description po natin yan.